may isang bagong teacher sa English. Oh, sa English din. Ano? Bagong teacher. Ano nga? Eh, kaso, sino? Pinagbakasyon agad ni, ano eh, pinagbakasyon. Exercise tayo tuwing umaga. Tingnan mo yung ano natin. Tingnan mo yung t-shirt natin. Damit, kakulay ng ano. Kakulay ng blackboard. Ayan mo. O, oh, diba? O, oh, magkakulay. Good morning! Hello, Novaleños! Kami ang Idol nyo to. Good morning. May naknak ako. Naknakin. Good morning, Novaleños. Di ba? Ayan. Naknak. Sige. Anong naknak mo? Anong naknak? Nana. Naknak. Anong naknak? Ayusin mo ha? Ayusin mo ang naknak. Anong naknak? Bilis! Hawaii. Who? How are you? How are you? Hawaii. Bulol eh. How are you? Birthday name. Thank you. President natin. Birthday ngayon. Ayan. Patay natin. Birthday. Oh, birthday ngayon eh. Benjamin De La Cruz. Faculty President. Oh, Benjamin De La Cruz. Yeah, isang good na pagbati sa ating magiting na presidente ng faculty. Happy birthday. Novaleños High School. 45 na pala siya eh. Non-teaching personnel. Walang iba kundi si Benjamin De La Cruz. Pare oy! Happy birthday. 45 na daw siya. Oh. Ha? 45. Oh. 45? Batang-bata. Batang-bata. Para mang pelikula ni Fernando Po Jr. Yeah? Bakit? Pelikulang Kalibre 45. Marami nang pinabaliktad. Si Laking. Oh, sa kanyang mga pelikula. Oh, ay, 45. Pag pinagbaliktad mo ang 45, 54. Ah? Ayun! 54 ka na! Happy birthday, party boy. May 45 ang nalalaman. Walang panama. Oh. Sina Takedo Diaz at Romy Diaz. Bakit? Dahil kapag... Bakit naman? Benjamin, ang iyong kasama. Ang araw mo ay Buenas Diaz. Ayun! Maswerte pala. Oh, swerte pala kapag kasama mo si Benjamin. Benjamin. Okay. Oh, talagang mahusay na guro yan. Mahusay na responsa. Filipino teacher. Pero bakit? Filipino teacher. Bakit? Filipino teacher. O diba, Filipino teacher siya eh. Hindi Filipino teacher. O kahit na nagtuturo siya ng Filipino. Hindi dapat Filipino teacher. Kasi ako, Filipino ako. Pero dapat. O, Filipino ako, diba? Ayan. Filipino. Filipino tayo. Hindi naman Filipino subject ang tinuturoan ko. Ang tinuturoan tama. Ko. PLE. Pero Filipino. PLE tayo. Filipino teacher. Filipino tayo. I am Filipino teacher because I am a Filipino. Oh. Dapat ganun. O kasi, ganun pala. Lahat tayo Pilipino eh. O kung paano yung ano, ay kung tinuturo ng isang teacher, tinuturo English. O, pero Pilipino siya. O di ba Pilipino teacher din siya. O, pero ang dapat doon, kung ang subject niya ay Filipino, dapat teacher in Filipino. Kung ang subject now niya I ay know. English, dapat teacher in English. Oh, hindi English okay. Teacher. Kasi kapag sinabi tama. English teacher, taga-England siya. Taga-England. Inglaterra. She's from England. Yeah. England. Inglaterra. Oh, kapag galing ka sa Inglaterra, English teacher. Kasi, teacher in English. Ano yan eh? English teacher. Taga-England eh. Taga-England eh. Galing na Inglaterra. England. Oo nga. Tama ka oh, sige. Na. Sige. Ano ka lang dyan? Ikaw na magaling. Wala ka na dyan ha. Kunin mo lang yung tools. Oh, ang kailangan mo dyan. May pumasok. Meron lang kami. Pull.
Babblog kami. Nagbablog lang kami ng aking kasama dito sa... Kaya ka lang dyan po, ha? Oo, Richard. Maglagari ka lang dyan. Ano, balayin nyo. Ayan, ha? Balayin nyo. So, dapat. So, dapat ganun. Alam ko na. Kailangan. English teacher. Teacher in English. Teacher in TLE. Teacher in Filipino. Teacher in TLE. Kasi Filipino tayo. Kasi? Filipino teacher ako. Because I am a Filipino. Filipino. Yeah. Pinoy tayo eh. Filipino teacher ako, pero hindi naman ako tuturo. Ano mo ba? Filipino subject. But I am a Filipino. Naalala kaya ko. Filipino teacher. O teacher natin. Talagang... Sino yan? Husay. Magaling na teacher sa English. Uy! Kilala ko yan. Haligi. Pillars. Haligi. 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 Haligi ng ating... Para lang. Novaliches High School. Pillars. Kaya lang. Nag-refer na. Pillars. Sino ba yan? Oo. Kilala mo kung sino? Sino? Sino nga? Hi, ma'am. Damaso, kapatid. Ay, si ma'am, Damaso. Oo, nag-retire na sa FB ko lang. Ha? Nabalik. Nag-retire na ba siya? Nag-retire na ba? Yung ano, di ba kapatid niya si Hana? Yung kapatid. Kapatid niya si Hana, yung abogado. Na, abogada. Oh, si Attorney Hana. Attorney Hana. Oh, hindi niya kapatid si Attorney Hana. Anak niya yun. Ah, anak! Kasi, anak niya ba yun? Nakala ko magkapatid sila. Sila ni Hana, ni Attorney Hana. Oh, ay, Attorney Hana. Oh, para magkapatid lang kayo. Ng mama mo. Baby face. Mama mo. Baby face. Dapat tawag sa kanya, ano? Nag-retire na. Baby Ruth. Baby face pa rin. Si mom mo. Oh. Ang kapatid na Ruth. Baby face pa eh. Dapat tawag sa kanya. Dapat tawag natin sa kanya. Baby Ruth. Baby Ruth. Hi, Baby Ruth. Ayan. Ayan. Talaga ganun. Nahanap ka ng aking kakambal. Di ka okay. Lagi ko siya nakikita. Ngayon, wala na. Balibot. Nag-retire na pala. Nova Leaches. Shout out. Dati. Peace. Ayan. Nagkakasalubong lang tayo sa... Ganyan lang sa cover ko. Doon. Pero nag-retire ka na pala. Nag-retire na pala. Marami na nag-retire eh. Malapit na rin. Oh. Malapit na rin tayo. Sana i-blow tayo ni ma'am. Talagang ganun. No? Naalala ko yung ano. Okay. Darating din tayo dyan. May isang bagong teacher. Sa English. Oh, sa English din. Ano? Bagong teacher. Ano nga? Kaso, pinagbakasyon agad ni, ano eh, pinagbakasyon agad ni Sir Tagayon. Ha? Kinausap. Sir Tagayon? Yung pinakamabait? Si Sir Tagayon. Pinakamahusay na principal? Oo. Oh. Oh, mabait? Pinakamabait sa lahat? Masyadong nagpapahalat ang sip-sip ka. Masyado kang sip-sip ka. Sira ulo. Oh, sip-sip talaga ako. Tinanong lang. Ay, Sir Tagayon. Tinanong lang yung... Anong tinanong? Napago. Anong tanong ni Sir Tagayon? Bakit? Sabi ni Sir Tagayon, are you the new teacher in English? Hoy, napakasimple ng tanong. Napakasimple lang ang tanong. Napakasimple lang. Ang dali lang ang tanong. Okay. Eh, bakit pinagbakasyon? Sublay yung sagot. Sublay. Eh, baka ninerbios. O baka. Sumablay. O baka. Ninerbios eh. Ninerbios. Ninerbios kayo sa... Ninerbios sa tanong. Kahit napakasimple, pag nervyoso ka. Ninerbios sa tanong. Sir Tagayon. Napakasimple. Pag nervyoso ka. Sasablay ka talaga. Pag may daga and dibdib mo. Kahit napakasimple yung tanong. Sablay. Kahit napakasimple ng tanong. Kapag inabot ka ng nervyos. Sasablay ang sagot. Wala na. Sablay. Wala na. Makita sa camera. Kasi niya. Yun na nga eh. Ang sagot. Kaya ano? Kaya bakasyon eh. Diba? Ano nga? Anong sagot? Are you the new teacher in English? May kasagot sagot eh. And sagot? Sagot? Yes, I am. wala. Patay tayo doon. Wala na. Grahams. Wala na. Ay, bakasyon na. yung mahirap kasi. Mali yung Grahams. Mali yung Grahams. Sa FB, sa Facebook. Hindi talaga ako yung English. Kasi baka mamaya yung mga... Mayroon na. Ano yan eh. Yung mga English teacher yan eh. Pintasan yung Grahams ko.
Oo nga. Patay tayo dyan. Wala na. Kaya iwasan, iniiwasan talaga. Wala. Pupulutin tayo sa kangkuman. Huwag ka mag-i-English. Eh, nako. Patay tayo. Mali-mali ang Grahams natin. Mali ang Grahams. Ano diba? Are you the new English in... Are you the new teacher in English? Yes, I am. Yes, I am. Ayan. Oh, diba? Dapat ganun ta. Ano lang. Disclaimer lang ha. Mga... No, balay nyo. For kwentong ano lang to, tichero, for entertainment only. Ano tayong ano topic na ano mapag-usapan para laging masaya. Ayun, 'di ba dapat ganun sa classroom eh, ma-discard ka. Para makuha mo yung alam mo naman, dapat malawak. Ang malawak. Ang ano, guni-guni. Ayun, ang yung imagination. Ganun dapat sa klase din. So, para makuha natin yung attention ng mga bata, ng mga estudyante natin. Isan, kailangan mo mag-joke. Kailangan. Mapamaraan din tayo. Yan, di ba? Sabi nga, kahit corny, a teacher opens a school door, closes a prison. Ano ibig sabihin? Alam mo ibig sabihin? Explain! Explain mo! Teacher who opens a school door, Closes ang prison. Explain. Paliwanag mo sa akin. Di ba tayo, mga teacher tayo. Ang teacher daw, sino mang guro na naging tagapagbukas ng pintuan ng paaralan, walang sino mang kabataang mapapasok sa kulungan. Tama. Pero ang buod, o ang yes. O ang ibig sabihin, yes. Ang kabuuan. Yes. Summary. Now, kapag tayo bilang mga teacher, tayo mga guro, nakapagbigay ng edukasyon sa mga kabataan, turo tayo ng maayos, nagabayan natin tama. Yung bata ng tama. Ayan, nabuksan natin ang kanilang mga murang isipan. Ayan, naimulat natin sa tamang landas. Kailanman, hindi sila hahantos sa kapagulungan. Hindi sila mapapahamak. Kaya nga, a teacher who opens a school door closes a prison. Walang sino nang bata. Dali nga! Walang sino nang kabataan na mapapahamak. Kapag sila ay naimulat natin, nabuksan natin ang kanilang malandas isipan. Open! Kasi nasa murang mulang yan. Oh, naka-minor yan eh. Pa yung mga yan eh. O wala pa wala sila pa sa gustong pag-iisip. Gustong pag-iisip. Talagang kailangan nila ng matinding guidance. Supervision. Yun. Ang matindi at masilhing pagsubaybay. So, kayo yung instrumento. Para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. So, binubuksan natin yung oportunidad para sa kanila upang makamit nila ang kanilang buhay. Pangarap pagdating ng araw. Yun. Tama. Ibig sabihin. Ha? Oh, guys, very good. So, a teacher who opens a school door closes a prison. Yan. Mabalenos. Marami na ang kabataan dumaan sa palad natin. Oo nga, libo-libo na. Ay, tatlong dekada na tayo rito eh. Salamat sa mga nakakaan. Damatans na kami sa aming mga teachers. Dito. Handa na sa profesyon. Sa akin. Dito na sa mga teachers. Marami na nag-retire, mga kaibigan natin. So, yun ang ano eh, ang estudyante ang ating kayamanan. Sila din ang ating kayamanan. Pressure natin mga yan. Consolation na lang natin na may mga bumabalik. Nagpasalamat. Nangungumusta magpahanggang ngayon. Sir, kumusta na? Pogi pa. Naririnig natin sa kanila na ang teacher na yan magpahanggang ngayon ay hindi ko na kalimutan.
No, kasi lagi sila sinisarmon. Teacher na yun, meron. Ako, di nila ko nakakalimutan. Inuulan sila ng sermon. Halimbawa, naturuan ng tama, nababayan. Naitanim sa kanilang isipan. Ang mga pangaral, ang mga bagay na dapat nilang gawin para maging puhunan pagdating ng panahon. Kasi alam naman natin, ang edukasyon, kayamanan yan, na hindi pwedeng nakawin ng kahit na sino. Ng kahit na sino. Oh, tama, kahit yung estudyante, napapagalitan ko yan. Pagsasabihan ko yun. Hindi mo na pwedeng bawiin yun. Mga bagay na naibahagi mo na, naibigay mo na, naipunla mo na, naitanim. Hindi pwedeng bawiin. O, oh, na-inculcate na sa isip nila. Nagalit ako, pwede ko bang bawiin yun? Mga tinuro ko sa akin. Hindi na. Babawiin ko na lang. Bawiin na lang natin. Hindi na. Never, baga, never, yan, never. Habang panahon na nila, dadalhin niya ang mga bagay na kanilang natutunan, nalaman, ang mga karunungan na natutunan nila sa paaralan. Ay isa ng puhunan nila yan pagdating ng panahon. Ng panahon. Pagdating ng panahon. Diba? So guys, study hard. Pagdating ng panahon. Shout out study hard. Estudyante ng grade 9. Leia, Jude, hi, Jacob, mga kabakal, Yel, ano pa ba, section Esther, Peter, and Solomon. Ang dami nila. Peter, Solomon. Oo. Mga kabakal. Dami. Mga kabakal. Nagalitan ko kayo. Isa lang ang ibig sabihin. Huwag yung mamasamain. Ng mga teacher ninyo. Huwag yung dadamdamin. Pinamasama. Huwag yung dadamdamin. Dahil nagmamalasakit concern ang inyong mga guru. Concern lang kami, mga teachers. Inyong malasakit. Cute bro. Tapang at malasakit. Doon muna tayo. Kasi may klase na tayo eh. Yan. Oo nga, may klase na. Okay. Alam eh. No? Okay, so bukas ulit mga idol. Kami, subscribe naman. Sa YouTube channel namin, pambira naman. Hawaii, yung, yung fans namin. How are you? Okay. So, para dadagan yung fans natin. Fans natin. Pero ako, dadagan. Ilan na ba yung fans? Ilan ang fans mo? Ako, isa pa. Hanggang ngayon, isa? Nag-iisa pa rin yung aking fan. Hindi na nagdagan yung fan ko. Ito, oh. Ala, nasaan niya, nasaan? Yan. Loyal fan. Ayun. Ito ang aking very loyal. Napaka-loyal fan. Napaka-loyal naman ang fan na yun. Tahimik lang. Nag-iisa pa rin hanggang ngayon. Hindi na nagdagan. Fan. Fan. Sana madagdagan yung aming fan. Para electric fan. Dalawa, tatlo. Para maging fans. Ayan, mga fans. Hello, fans. Hi, fans. Hello, fans. Hello, fans. Hanggang sa muli. Subscribe naman. Subscribe, ha? Sa subscribe YouTube naman, channel. Ano ba? Yung Idol YouTube channel nyo natin? Idol nyo to. Idol nyo to. Salud! Hasta la vista. Mabalay nyo! Leite. And ingat. Bye-bye. God bless. Kaboom!